Erin Soto, nag-volleyball na, masigante pa kay Jaja. Future secured sa DLSU, Lerma Okumo Duo sa Galleries. Pero pagyan, kaviyad, kalimutan mong subscribe, take notification bell para magbigay kayo dito sa ating channel. The future is here. Ilayan na nga ang nakikita ng mga fans ngayon para sa ating women's national team dahil bagong muka, bagong talento at mas malalaking tao. Yan na ang kinabukasan marahil ng ating pambansang kupunan. Hindi malabo na kung magkakaroon ng maayos sa sistema, makamitri ng bansa sa larangan ng volleyball ang gintong inaasam-asam natin na matagal na panahon tulad ng kasaysayang nagawa ng Gilas Pilipinas sa Asian Games Basketball. Lalo pa sa pagdating at pag-usbong ng bagong muka na si Erin Soto. Ang 6'3", 13-year-old prodigy na kilalang kapatid ni 7'3", big man, star Kai Soto. Nagulat ang maraming fans sa litratong lumabas sa social media na pinost ng ABS-CBN News sa pamamagitan ng reporter nitong si Jack Batalyones. Makikita si Soto na naglalaro na ng volleyball na agad nag-viral at umani ng libo-libong reactions, comments at shares. Paano ba naman kasi kitang-kita ang laki ni Erin sa kanyang mga katunggali at pati na sa kanyang mga teammates. Bahagi na siya ng girls team ng La Salle Sobel na kasalukuyang nagko-compete sa WNCAA tournament. Nauna nang nag-viral ang litrato ni Erin ilang buwan ang makaraan kasama si mismong DLSU legendary coach Ramil De Jesus na malaki na ang chansang maging future coach ni Erin kung masecure siya ng DLSU after how many years pa. Marami pang taong gugugulin ang bata sa pag-develop ng kanyang skills at lalo na ng knowledge sa sport. At itong mga juniors championship at tournaments ang huhubo sa kanya patungo sa college volleyball. With their genes, height, di na mahirap paturuan ang batang ito lalo na kung mahawakan pa siya ng matinong coach. Pero if you want to build our future, siya na ang simula. Maaring hindi sa senior national team pero kung makakabuo tayo ng under-16 team sa volleyball, isa na si Erin Soto sa maaring may konsidera. We have so much talents na masana ma-utilize at mapagana natin ang mga ito at magkaroon ng maayos sa sistema. Sa kanyang size, di malabo na mahigitan niya pa si Jaja Santiago in the future at posible pang baka mas lumaki pa ito kaysa sa Brazilian icon at standard ng mga middle sa mundo na si Taisa Meneses. Good luck on your volleyball journey, Erin Soto. Samantala, bumalik tayo sa PVL, binulgar na nga ng newest team Galleries High Risers ang bubuo sa coaching staff ng kupunan at kumpirmado na nga na si former Adamson coach Lerma Hirot ang hahawak na sa High Risers. With this, siya na ang magiging second active female coach ng liga sa conference na ito after F2's Regine Diego. Sasamahan naman siya ng nagbabalik na si former UP Maroons coach Godfrey Okumo na mas dumagdag sa tumataas na bilang ng foreign coaches sa bansa. Si Okumo na ang magiging fourth foreign coach na bahagi ng coaching staff ng PVL team this conference after De Brito ng Akari, coach Tai ng Rebisco teams at coach Minowa ng NX-led. Bahagi naman ang training staff sina Jonathan Bulaon sa kanyang first ever coaching stint. Pasok na as trainer si former UST men's spiker and captain Wewe Medina na ikinagulat rin ng mga fans. Piti nila si Benjamin Barin at SNC ang well-known na conditioning coach na si Kim Beho. Sa ngayon, malapit nang mag-anunsyo at mabuo ang High Risers in time bago magsimula ang conference sa darating na linggo. Sunod na tagawiyan si Kavor Supporters Channel. Please don't subscribe to the notification bell to update all the videos.